Hello po, welcome po sa Declan Handicraft Channel. Sa Declan Handicraft Channel po, ganun na. Ngayon po, ibabagi ko na naman po sa inyo kung paano po mag-haspi ng kulay kamagong sa Antipolo Wood. Ganun po, ganun. Kasi meron po akong babarnisa na Antipolo Wood. Haspian po natin siya ng kulay kamagong. Opo, tara na. Panoorin na natin kung paano po mag-haspi ng kulay kamagong dun sa Antipolo Wood. Ganun. At ito po yung aming hahaspihan ng kulay kamagong. Yan. Ito po ay Antipolo Wood po yan. Ganyan po yung kulay ng Antipolo. Ito po yung mga arms lang po. Itong dulo ang aming hahaspihan mamaya ng kulay kamagong. Ayan, ganon. Ito, ayan, mga ibabaw lang. Oo, mamaya, magtitimpla na tayo. Gagawa na po tayo ng ating panghaspi doon sa kamagong. Kailangan po natin ng ano, wood stain na panghaspi natin doon. Kaya gagawa kami ng wood stain. Ito yung natira ko nung nakaraan na may kulay na siya na ano, burnt amber. Pero pwede siya. Ang kailangan po doon para ma-achieve po natin yung kulay ng kamagong sa ating panghaspi ay, ayan. Gagawa po ng ting-ting color na, gagawa po pala ng wood stain. Ano ba yan, nagbablurred kasi itong kamera ko. Lapag mo nga dyan, oh. Gagawa po ng wood stain na burn shade na po, natinting color. I-mix po sa kerosene ha, sa pintiner. At saka lamp black po, lamp black. Ayan. Tingting color pa din po yan. Ihalo po sa gas ha, sa kerosene, sa pintiner. Ayan. Kunti lang po yung burn shade na, pangpatay lang po ng kulay para hindi siya masyadong black, na black. Para makuha po yung kulay ng kamagong, dun sa ihahaspi natin na kamagong, para magmukhang kamagong. Pero madaming kulay po yung kamagong, merong brown, tsaka yung madilaw-dilaw, tsaka yung parang abu-abuhin. May kamagong na ganon. Pero yung ating gagawing haspi na kamagong ay color black siya. Yung kamagong talaga na itim, oo, ganon. Yung black na black talaga, yung mukhang ano, mukhang nasunog na. Hindi naman kasi haluan natin ng burn shade na kaya hindi siya ganun ka-dark. Ito na po yung aming tinimpla na pang wood stain na pang haspi namin. Oh, gumamit kayo ng basahan. Sausaw nyo lang dyan sa ano. Parang nasausaw nyo na. Yan. Pahit-pahit nyo lang dyan. Oh. Diretso lang ganun para makuha nyo yung haspi ng kamagong. Yan, ganun lang. Oh. Yan. Tapos hanggang sa hagudin lang po ng maganda. Liwat-liwat ha, paulit-ulit. Para maganda yung kinalabasan. Yan. Ako na ngayon yung cameraman kasi meron na nagagawa. Yung expert na barnisador ng buong Cavite at saka Batangas. So, kaya pag gusto nyo magpare-barnis, ayan. Mag-PM lang kayo sa aming FB page. Sa so, Decleon Handicraft. Ayan, o, ganon. Ganyan na siya. Ganyan po kapag gusto nyo pong mag-haspi ng ano, sa seryosong usapan nyo, hindi joke ha. Kapag nag-haspi po kayo ng kulay kamagong, ayan, magtimpla lang po kayo ng wood stain na lamp black at saka burn shade na kunting-kunti lang po yung burn shade na huwag masyado marami kasi pampatay lang po dyan ang kulay. Ganon po, ganon. Pampatay lang po ng kulay yung burn shade na kaya huwag masyado pakaramihan. Tapos, ihagod nyo lang po sa inyong gustong lagyan. Halimbawa, plywood o kaya kahoy. Itong sa amin ay ano to, Antipolo. Antipolo wood po yan. Tapos, nilagyan ko siya ng burn china para medyo bloomy. Kakaiba naman yung kulay niya. Yan, oh. Yan, Antipolo po yan. Pero, binugahan po siya ng burn china para mag-ibang kulay. O, ganun. Oh. Ikot ako doon sa kabila mamaya. Oh. Yan, ito. Oh. Pag gusto nyo pong mag-haspi ng katulad ng haspi ng kamagong, ganyan lang po. Kailangan nyo ng color black na against the light pa naman kasi ako din eh. Color black po, lamp black po na wood stain na may halo na burn shade. Lamp black po na wood stain na may halo na burn shade na yan. Yan. Huwag masyadong kapalan para lumabas pa rin yung natural na kulay ng kahoy dun sa ilalim para magmukhang kamagong. Ganon. Ayan o, churan, diba? Mukhang kamagong na po siya. Ayan o. Ganyan lang naman po mag-haspi ng, ano, ng mukhang kamagong sa Antipolo Wood.
Antipulo po kasi yung kahoy namin, oh. Nilagyan ko lang siya ng ano, burnt sienna para maiba yung kulay. Tapos hagudin lang po paulit-ulit hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong ganda o stripe ng kahoy. Basahan lang ang kailangan kapag naghahasti. Tapos sisaw-saw mo yung basahan sa wood stain. Ayan, ganar na siya, oh. Mukha na siyang kamagong. Tapos pagkatapos po niyan, antayin nyo lang po na mga 15 minutes pag natuyo yung wood stain. At bugahan po ulit ng may halong burnt sienna. Nabahagya lang ha, kunti lang. Huwag kakapalan yung burnt sienna kasi magpupula naman yung ano. Yung inasbihan mo ng black, magkukulay pula. Kaya kunti lang po ang ilagay nyo na burnt sienna doon sa inyong pang-clear. Para maano, madanlog-danlog na lantawon, o. Oh. Yung ginagawa kasi tingnan na yan, o. Oh. Pag ganyan po, hagudin nyo ulit para makuha nyo yung gusto nyong haspi na katulad sa kamagong. Hagud-hagudin lang yan para makuha yung stripe ng kahoy na maganda. Liwat-liwat pa ulit-ulit lang. Hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyong pagkaganyan, o. Oh. Pagka-stripe ng kahoy, yan, ganun. Yan po, yan. Mamaya, bugahan natin yan ng ano, nahihalo na ba yung sienna. Ayan, masyado maliwanag na. Churan, o, diba, mukha na siyang kamagong. Wala pang clear yan, wala pang clear. Yan na, oh, wala nang kulay yan. Yung isa po kanina na pinambarnis dito ay may kulay. Itong panglas natin ay wala na, clear na. Para magmukha na po siya ng madanlog-danlog, oh, nga, nagkahining-hining, oh. Para madulas na po siya na makintab tingnan, ganun siya, seryosong usapan. Ayan na po, oh, ayan. Mukha na siyang kamagong na peke. Kasi hindi naman talaga to kamagong, ito po yung antipulo. Hinaspihan lang siya ng kapagong, ayan. So, masyadong matingkad yung liwanag namin, ayan. Churan! Ganon. Eh, sige na. Tira. Larga na, larga. Yung aking, ano, expert na barnisador sa buong Cavite, tsaka sa Batangas. Hinaspihan ng kamagong sa antipolo wood. Ganito po mag-aspi ng mukhang kamagong sa antipolo wood. O, oh, ayan. Ito po yung aming combination ay nara na siya. Mukhang nara na po itong kabilang part, itong topping niya, tsaka yung sandalan. Tapos nilagyan po namin siya ng design na ano, kamagong ang color. Kulay po siya ng kamagong yung mga base, yung paikot. Ayan, churan. Ganda-ganda na po siya. Ayan. Pag nasa malayo, kasi sobrang liwanag yung sikat ng araw dito sa amin, medyo, ano siya, masyado siyang maliwanag, oh, charan, oh, ganun. Pero mas maganda pag nandun sa kabilang side, kaysa sa ganar, no, ayan, against the light na. Ano na po siya, combination na po siya ng nara at kamagong, ayan. Ganar na naman kasi mag-aspin ang kamagong, oh, aray ko, piskat na. Ganar. Ano to, talento ng, ano, talento ng, ito dati ko nang kinukulay yan sa mga ginagawa namin. Ito lang pinaaspi ko kay paring Wood, eh, sa mga gusto pong magpare-barnis. I-PM nyo lang ako para makatulong din kayo sa kanila. O, ayan. Ganon, ayan, ang ganda-ganda na po yan. Ito yung madalas kong ginagawa, yung burnt sienna. Mukha siyang nara pag maganda yung pagkakabarnis. Oo, ganon. Tapos ang ginagawa ko niyan dati lang black pero walang haspi. Ngayon pinahaspihan ko siya ng haspi ng kamagong, oo. Kasi dati piniplane ko lang yan, puro lang lamp black. Itim lang ba? Maitim. Oh, ngayon may haspi na. Ayan, o. Oh. Yan. Murag kamagong na. Oh, ganon, o. Oh. Charan, o. Oh.
Yan, gayaan lang daw maggawa ng ano eh. Ng haspe ng kamagong eh. Ako naman yung nag-aaral, kaya ako na yung cameraman. At dahil na ibagi ko na po sa inyo kung paano po mag-haspe ng kulay kamagong doon sa Antipolowood. Opo, ganun. Nagkulay na araw na po siya, tsaka nagkulay kamagong yung kanyang mga liston doon sa gilid. O, nilagyan namin ng design. Ganun lang naman po gumawa ng kulay kamagong sa Antipolowood. Ganun lang mag-haspe. O, ganun. Salamat doon sa nag-haspe kay paring Wood eh. Hernandez. Magparepel na kayo. O. Thanks for watching po. Maraming salamat sa mga nanonood. At syempre, maraming salamat sa aking mga subscriber. Thank you so much sa inyong lahat. Nakasahod na lola. Mukhang tanga daw ako. Pero nakasahod ako sa YouTube sa aking katangahan. Oo, ganun. Maraming salamat sa inyong lahat po sa pagsuporta ng aking mga video, sa lahat ng aking mga subscriber, sa lahat po ng aking mga viewers. Thank you so much po sa inyo. Tapos po ako nagpapasalamat yung Declion Handicraft Channel sa inyong lahat. Syempre, ganun. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, magpunta lang po kayo sa aming YouTube channel, sa Declion Handicraft Channel po. At mag-subscribe na po kayo at mag-join. See you po ulit!